Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan po natin ngayon ang activity natin para sa gabi ito ng September 22. Magbibigay po sa atin ng panayam ang isa sa mga kinikilala po natin na may kaalaman tungkol sa mga gawain relihiyoso dito sa Pilipinas, lalo tigit sa mga imahen ng bahagi ng ating debosyon. Siya rin po isa sa mga tumulong para sa aming application, para sa Santa Maria Maggiore Affinity, at ganoon din po para sa coronation ito. At meron din po siyang lalabas na libro, at yun nga, sana may habol na maisama doon ang ating ina ng awa. So, hindi na po magtatagal. Pinakikilala ko po sa inyo. Dati ko po siya kasamahan din sa seminary sa San Carlos. Pagamat ahead yata ako ng 1 year ba? 1 year lang yata, no? 1 year ahead ako. Kaya nga, ngayon po siya po ay bahagi ng institusyon ng Xavier School sa Ortigas o sa Green Hills. Kaya yun nga po, marami na siyang libro na tungkol sa pag-rosaryo, pag-prosesyon, ang mahal na araw, ang Flores de Mayo. Kaya kilala-kilala na rin po siya, si Brother Michael de los Reyes. Magandang gabi po sa iyo, Brother. Maraming salamat, Father Rino, at magandang gabi po sa kanilang lahat. Tayo po ay nasa huling araw na ng paghahanda para sa iniintay na koronasyon, ang pagpuputong ng korona sa imahe ng Ina ng Novaliches sa ngalan at sa kapangyarihan ng Santo Papa. Kaya po ang pamagat ng ating pagbabahagi sa gabing ito ay Ina ng Novaliches Coronada. Ito po ay tungkol sa catechesis. Ano ba ang kahalagahan ng pagpuputong ng korona sa imahe ng Mahal na Birhen? Gayun din naman, tingnan natin ang kasaysayan ng pagpuputong ng korona sa mga imahe ng Mahal na Birhen sa bansang Pilipinas. Ang ibabahagi ko po sa gabing ito ay galing doon sa aking aklat na Salve Regina. Ito po ay isinulat ko noong 2015 at pinalad na maging finalist sa Cardinal Sin Catholic Book Awards noong 2016. Ito po ay isa sa mga aklat na naisulat ko. Ang unang-unang aklat na naisulat ko po ay ang Prosesyon, Paghahanda at Pagdiriwang na nagwagi bilang Best Book in Theology and Liturgy sa 2007 Cardinal Sin Catholic Book Award. Sinundan po ito noong 2015 ng English version na Holy Week and Easter Processions para sa mga lugar sa Pilipinas na hindi masyadong bihasa sa paggamit ng wikang Tagalog. Noong 2016 naman po ay naisulat ko ang Morena Graciosa. Ito po ay sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Antipolo. At ito ay pinalad na magwagi bilang Best Book in Liturgy sa 2017 Cardinal Sin Catholic Book Awards. Isinulat ko din po ang isang munting aklat ng kinoronahan ang Mahal na Birhen ng Aransasu sa San Mateo Rizal at nagkaroon po ng pinaunlad na edisyon ang Prosesyon, Paghahanda at Pagriwang dahil ito po ay out of print na ng medyo maraming taon kaya minabuti po na ito ay i-publish uli at gawing updated. Nito pong simula ng taong 2021, lumabas din po yung aklat kong Immaculada Peregrina. Ito po ay tungkol sa imahe ng Mahal na Birhen ng Peregrina na nasa simbahan ni San Antonio de Padua sa Sampaloc, Maynila. Ako din po ay tumutulong sa iba't ibang parokya upang isaayos ang kanilang mga nobena, mga aklat dasalan para sa kanilang iba't ibang mga patron. Kaugnay po nung Salve Regina noong 2015, magmula po noon ay
Sinubaybayan ko na yung mga sumunod na koronasyon sa paghahangad na makapagsulat ng sequel doon sa aklat. No? Sapagkat pagkatapos po ng 2015, marami pang sumunod na koronasyon ng imahe ng Mahal na Birhen. Kaya nga po masasabi natin, noong 2018, ito po ay taon ng mga koronasyon, sapagkat kung ang pag-uusapan po natin ay Episcopal Coronation o yung pagpuputong ng korona sa ngalan ng obispo ng isang diocese, 10 ang kinoronahan po noong taong iyon bilang Episcopal Coronation. Gayun din naman, kung ang pag-uusapan naman po natin ay ang Pontifical Coronation, mayroon pong 5 imahen na pinutungan ng korona. Unang-una ang Mahal na Birhen ng Badok sa Ilocos. Sumunod ang Mary Help of Christians sa Lingayen, Dagupan. Ang Nuestra Senora del Pilar de Morong sa Bataan. Pagkatapos, ang ika-4 po ay ang Mahal na Birhen ng Portabaga sa Cavite. At ang aming pong sariling patrona sa Kainta, ang Mahal na Ina ng Kaliwanagan. Akala ko po, pagkatapos ng koronasyon ng aming patrona sa Kainta, ay tapos na ang koronasyon. Ngunit hindi pa po natapos ang Disyembre 2018. Kinoronahan naman si Pia Wurzbach, hindi ako nagkakamali, bilang Miss Universe. Kaya sabi nung mga taong sumusubaybay sa koronasyon, tunay na isang taon ng koronasyon ang 2018 para sa Pilipinas. Catriona Gray pala, hindi pala si Pia Wurzbach, sorry. Ngayon po ay iniintay nating lumabas sa taong ito ang 2 aklat ko. Yung isa po ay ang Place Me With Your Son. Ito po ay tungkol sa mga imahe ng Mahal na Birhen na pinakilala ng mga Hesuita dito sa bansang Pilipinas. At ang masasabi nating sequel ng Salve Regina, ang Coronadas, na kung saan ipapakita ang mga kinoronahang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. At narito po ang ilang sample pages, no, ng aklat na koronada. Yan po ang imahe ng Mahal na Birhen ng Lanabal. At pinilit po naming isama sa aklat na ito ang mga dekreto na nagbigay ng kapangyarihan upang putungan ang isang imahen ng korona. Narito din po ang larawan ng Mahal na Birhen ng Peña Francia na kamakailan lamang ay ipinagdiwang natin ng kapistahan dito sa bahagi ng Bicol, no? So ngayon po'y balikan natin ang kasaysayan ng pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen. Siguro ang unang-una po nating maaalala at maiisip kapag pinag-usapan ng pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen ay yung isa sa misteryo ng luwalhati, ang pagkareina ni Maria, ang pagpuputong ng korona, sapagkat ito yung madalas nating pinagninilayan sa misteryo ng luwalhati. Ngunit, bago pa or bukod dito sa pagninilay na ito sa misteryo ng pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen, pwede din po nating tingnan yung kapistahan ng pagkareina ni Maria o yung Queenship of Mary. Ito po ay hindi isang matandang kapistahan sapagkat ito'y ipinakilala lamang ni Papa Pio XII noong October 1954 sa pamamagitan ng kanyang encyclical letter Ad Coeli Reginam bilang pagsasara sa kauna-unahang Marian year sa buong sangkakristyanuhan na ipinahayag niya noong 1954. Nung una, ang pagkareina ni Maria ay ipinagdiriwang tuwing 31 ng Mayo. Subalit, sa pagpapanibago ng ikalawang konsilyo Batikano, ito po ay inilipat sa 22 ng Agosto bilang oktaba ng pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birhen upang ipakita ang matalik na kaugnayan ng pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birhen at ang pagpuputong ng korona na siyang kaganapan ng kanyang kaluwalhatian sa langit.
Sinabi din sa Lumen Gentium tungkol sa pagkarina ng mahal na Birhen, "Finally, the Immaculate Virgin preserved free from all guilt of original sin on the completion of her earthly sojourn was taken up body and soul into heavenly glory and exalted by the Lord as Queen of the Universe, that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of Lords, the Conqueror of Sin and Death." So kung pagninilayan natin ang pagkarina ng mahal na Birhen, ito po yung isa sa itinuturo ng simbahan. No? Ang kanyang pagkarina ay matalik na kaugnay ng pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito magkakaroon ng katotohanan kung hindi siya naging matalik na kaugnay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, bago pa man ipinahayag yung kapistahan ng pagpuputo ng korona sa mahal na Birhen noong 1954, meron pong mga matatanda ng paintings, no, na makikita natin sa mga lumang simbahan, lalo na sa Roma, sa Italia, na kung saan ipinapakita na ang mahal na Birhen ay pinuputungan ng korona. Ipinapakita po ng mga larawang ito na ang pagkilala sa mahal na Birhen o ang pagturing sa kanya bilang reyna ay nandun na sa isipan ng mga sinaunang Kristiyano. Nasa larawan po natin ngayon ang imahen o painting sa Santa Maria della Clemenza sa Trastevere sa Roma, at yung icon o yung mosaic na matatagpuan natin sa Santa Maria Maggiore Basilica sa Roma din. Gayun din naman, maalala po natin ang mga Latin na awitin, ang mga matatandang Latin na awitin na naguukol sa mahal na Birhen bilang reyna. Nariyan na po ang Salve Regina na alam na alam ng karamihan sa atin. Nandyan din naman ang Regina Celi na ipinapalit sa orasyon o sa Angelus tuwing panahon ng pagkabuhay, at ang Ave Regina Celorum. So ito po yung mga matatanda ng awit sa simbahan na kung saan ang mahal na Birhen ay tinuturing at kinikilala bilang isang reyna. Ngunit kung ang pag-uusapan po natin ay ang pagpuputong mismo ng korona sa mahal na Birhen, kailangan balikan po natin ang isang cappuccino, si Fra Girolamo Paolucci, na nabuhay sa, nagmula po siya sa Calboli da Forli sa Italy, at nabuhay siya noong 1952 hanggang 1620. Noong kanya pong pangangaral, siya'y itinuring na Apostle of the Virgin Mary. Dahil sa kanyang pagmimisyon at pangangaral sa iba't ibang lugar, ang ginagawa niya, binibigyan niya ng wakas yung kanyang series of catechesis, dahil ilang beses po iyon na siguro ay bumabalik siya dun sa isang lugar upang magturo, mangaral. Sa katapusan, pinuputungan nila ng korona ang imahen ng isang mahal na Birhen. No? At yung koronang ginagamit ay galing po sa nilikom na donasyon at mga alahas mula sa mga tao na nakinig sa kanyang pangangaral. At yung mga donasyon at alahas na yon ay tanda ng kanilang pagsisisi at pagbabagong buhay. At ito ay ginawa nilang isang korona upang sumimbolo sa pag-aalay nila sa mahal na Birhen. So ito po yung sinimulang practice ni Fra Girolamo Paolucci na ginawa din naman ng kanyang mga kapatid na cappuccino, katulad ni Fra Fedele de San Germano. Ngunit meron pong isang konde, si Count Alessandro Sforza Pallavicino, na binigyan niyang pahalaga yung ginagawa ni Fra Girolamo Paolucci. Ngunit sabi niya, kung puputungan ng korona ang isang imahe ng mahal na Birhen, kailangang ito ay mayroong pagkilala mula sa isang pinakamataas na kapangyarihan ng simbahan. At naisip niya na ang may ganong kapangyarihan ay ang tinatawag na Vatican Chapter o yung Kabildo ng Vatikano. Ito po yung kalipunan ng mga pari na naka-assign at naglilingkod sa Vatikano. So ang ginawa po ni Count Alessandro Sforza Pallavicino, nagbukod siya, naglaan siya ng isang halaga upang maging pondo
sa pagpuputong ng korona sa imahe ng Mahal na Birhen. At ang unang imahe ng Mahal na Birhen na kanyang iminungkahi sa Vatican Chapter para koronahan noong 1631 ay ang Madonna de la Febre. Ito po ay matatagpuan sa Vatican Sacristy, no? At magmula noon, nagsimula na ang pagpuputong ng korona sa imahe ng Mahal na Birhen ayon sa pagbibigay ng kapangyarihan ng Vatican Chapter. So ang sistema po noon ay magpe-petition ka sa Vatican upang koronahan ng isang imahe at ito'y pag-aaralan ng Vatican Chapter kung pwede nga siyang koronahan. At mamaya po makikita natin yung ano ba yung criteria, ano ba yung requirements na hinahanap. Meron lang po akong munting kwento kaugnay nito. Nung isinusulat ko yung aklat na Salve Regina, nais kong magkaroon ng magandang larawan ng Madonna de la Febre at kaunting impormasyon ano ba itong imahe ng Mahal na Birhen. Kaya po, sumulat ako sa Masters of Ceremony ng ating Santo Papa, si Monsignor Guido Marini, dahil ang sabi nga, ang imahe ay nasa Sacristy ng Vatican. Subalit ang sagot sa akin ni Monsignor Marini, inirefer niya yung aking sulat sa isa pang sangay ng Vatican. Ito yung Fabric of St. Peter, yung dating bumubuo sa Vatican Chapter. At in-endorse niya yung request ko dahil sila ang nangangalaga doon sa imahen at may kaalaman tungkol sa pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen. So in-endorse niya ako kay Bishop Vittorio Lanzani. No? At sa aking katuwaan, tumugon din si Bishop Lanzani. No? At ang hinihingi ko lang po ay isang larawan at isang kaunting impormasyon. Ngunit ang ipinadala ni Bishop Lanzani ay isang aklat. No? Ang pamagat ng aklat ay Full of Grace, Crowned Madonnas of the Vatican Basilica. So, sa loob pala ng Vatican Basilica, napakarami ng tinoronahang imahe ng Mahal na Birhen. At isang natuklasan ko dito, yung Pietà ni Michelangelo, ay ginawaran din ng pontifical coronation. At yun po yung nandito sa aklat na ito. Ngunit, sinabi din ni Bishop Lanzani, meron pang isang aklat, no, na mas kumpleto sa tingin niya. No? At binigay niya yung title ng aklat doon sa sulat at hinanap ko yung author sa internet at siguro yun ang kabutihan ng internet ngayon. No? Pwede mong marating, pwede ka makipag-usap sa ibang tao, sa ibang author, sa ibang lugar. At mabait naman yung author at pinadalan din po ako ng kopya ng kanyang aklat, yung Madonna Coronate, no, na bagamat nasa wikang Italiano, ito po'y naglalaman ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga kinoronahan, imahe ng Mahal na Birhen sa buong mundo. Ngunit nakalulungkot, wala pong nakalista sa Pilipinas. No? Pero itong mga aklat na ito ay nakatulong upang aking masaliksik mabuti ang kasaysayan ng pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen. At dahil po sa practice na sinimulan ni Count Alessandro Sforza, nagkaroon po ng ritual. Nagkaroon ng ritual ang pagpuputong ng korona at dun sa ritual, siyempre, pinapasalamatan ang benefactor dahil ang benefactor po noong araw ay si Alessandro Sforza, si Count Alessandro, kasi siya yung nagbigay ng pondo. No? Noong araw po kasi, yung corona ay nanggagaling talaga sa Vatican. At ito ipinapadala doon sa imahen, may kasamang miyembro ng kabildo at mayroong notaryo, no? Para i-document niya yung pagpuputong ng corona. At isa sa kondisyon noon, yung corona kapag ikinabit na, hindi na pwedeng tanggalin. No? Sapagkat ito po ay tunay na ginto. So talagang ifinifix na nila yun sa ulo ng imahen. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil dumami din yung petition para sa koronasyon, naubos din yung pondo. Kaya ngayon po, ang ginagawa, kung sino yung nag-request ng koronasyon, sila ang magpapagawa ng korona. At yun na yung ating ginagawa mula pa noong 1907 hanggang sa kasalukuyan.
So ano po ba yung requisites? Ano po ba yung hinahanap para makoronahan ang isang imahen? Tatlo po ang requisites na hinahanap noon ng Vatican Chapter. Una, ang katandaan o antiquity ng imahen. So ibig sabihin yan ay matagal ng panahong umiiral, pinamimintuhuan ng mga tao. At kaugnay at matalik na kaugnay nito ay ang pamimintuho sa imahen o sa pamagat na iyon ng Mahal na Birhen na tumagal na ng mahabang panahon. So, devotion lasting through time. So, hindi lang siya bagong devotion, kundi matagal ng devotion na umiiral sa isang lugar o sa isang simbahan. At pangatlo, yung tinatawag sa wikang Ingles na prodigiousness na pinatutunayan ng mga milagro. No? So ito po yung tatlong requisites noong araw na sinusunod at hinahanap ng Vatican Chapter para aprubahan ang pagpuputo ng korona sa isang imahen ng Mahal na Birhen. At kung ang pag-uusapan po natin ay ang imahen ng Mahal na Birhen ng Awa, ang ina ng Novaliches, no? Sa darating na Biyernes po ay ipagdiriwang natin ang 165 taong kapistahan at yung pagkatatag din ng parokya. So, dito pa lang ay makikita natin kung bakit pinayagan ng Batikano na makoronahan ng Mahal na Birhen ng Awa ng Novaliches, no? Dahil ito'y isang matagal ng debosyon, no? At sa atin ngang pagkakaalam, ang simbahang ito ang kauna-unahang simbahan sa buong diocese ng Novaliches. Ngayon, nais ko lang pong bigyang linaw yung ginagamit nating mga terminolohiya tungkol sa pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen. Ang nakagawi ang pong tawag natin sa koronasyon ay canonical coronation. Ngunit, kung titingnan po natin ang kahulugan ng salitang canonical, ito po'y ginagamit hindi lang sa koronasyon, kundi sa iba pang larangan ng simbahan. At ang ibig sabihin ng salitang canonical sa mas malawak na kahulugan nito ay governed by church laws. Pinamamayanihan ng mga batas ng simbahan. Sa puntong ito, dalawang uri po ng koronasyon ang masasabi nating ginagawa. Yung mas alam ng marami, yung pagpuputo ng korona sa ngalan ng Santo Papa na tinawag na canonical, at yung sa mga nakalipas na taon ay mas dumami dito sa ating bansang Pilipinas, yung Episcopal coronation, dahil ito'y pinapayagan naman ng obispo ng diocese. So para po mas matukoy natin sino ang church authority na nagbigay ng pahintulot para koronahan ng imahen ng isang Mahal na Birhen, mas angkop pong gamitin yung pontifical coronation kung ang kapangyarihan ay nanggaling sa Roma, at episcopal o kaya naman sa Spain ay ginagamit nila ang term na diocesan coronation para sa mga pagpuputo ng korona na iginawad ng obispo ng isang diocese. Kasi mas malawak ang term na canonical, at makikita natin na yung pontifical at yung episcopal ay parehong canonical coronation dahil pareho silang governed by church laws. So, ngayon po, napupuna ko na rin sa mga sumunod na koronasyon, mas ginagamit na yung salitang pontifical kung ang korona, ang koronasyon ay pinahintulutan ng Batikano o ng Santa Sede, no? Actually, noong araw ginamit na itong koronasyon pontificia, no? Ang Mahal na Birhen ng Antipolo nung kinoronahan, ang tawag sa koronasyon niya ay koronasyon pontificia. So yan po yung ating paglilidaw. Ngayon siguro isang tanong din, kailangan bang maputungan muna ng episcopal coronation? Magawaran muna ng episcopal coronation ng isang imahen bago magawaran ng pontifical? Hindi po, no? Pwede pong pontifical coronation kaagad ang ipetisyon, no?
At yan po ang nangyari din sa mahal na birhen ng Novaliches, no? Hindi siya dumaan sa episcopal, no? Dahil sa petisyon sa Roma, ito naman ay naaprobahan kaagad, no? So ano po ba yung mga ibang mahalagang bagay na mahalagang makita natin tungkol sa pagkuputo ng corona? Dahil po sa Vatican II, sa renewal ng Vatican II, nag-issue ng updated norms tungkol sa pagkuputo ng corona noong 1973. At ito po yung tinatawag na Plures Decursu Temporis. At dito po, binigyang linaw na ang imahen lamang ng mahal na birhen ang pwedeng putungan ng corona. Bakit po merong ganitong paglilinaw? Kasi po, sa pagsasaliksik ko din, noong araw, lalo na noong 1800s hanggang 1900s, pinuputungan din po ng corona ang imahe ni San Jose. Meron ding imahe ng mahal na puso ni Jesus na kinoronahan. At meron ding mga imahe ni Santa Ana na kinoronahan. No? Kaya po siguro dumating yung punto na binigyang linaw na sa tradisyon ng simbahan, ang pinakamatanda talagang practice o tradisyon ay yung pagpuputo ng corona sa mahal na birhen na sinimulan nung panahon ni Fra Girolamo Paolucci at nung panahon din ni Count Alessandro Sforza. So kaya po siguro may ganung paglilinaw, no? Tungkol dito sa sino ba o anong imahin ba ang pwede lamang koronahan. Ngunit binigyan ding diin din ng Norms Plures Decursu Temporis na kung ang imahe ng mahal na birhen na kokoronahan ay may kalong na Ninyo Jesus, una pong kokoronahan ang Ninyo Jesus. At saka lamang kokoronahan ang mahal na birhen. Bakit? Sapagkat katulad nung sinabi ko po nung simula, ang pagkareina ng mahal na birhen ay nakaugat sa pagkahari ni Jesus. Dahil siya ang anak ni Maria, no? So, hindi magiging reyna ang mahal na birhen kung hindi hari ang isinilang niyang anak na si Jesus. Kaya, ganun din ang ipinag-uutos ng norms na kung may kalong na bata, yung Ninyo Jesus muna ang kokoronahan. Binigyang linaw din po sa Norms Plures Decursu Temporis na pwede yung episcopal coronation dahil sinabi nga dito, the right of crowning of an image venerated at a particular place must as a rule be conducted by the bishop of that place. The crown used must be gracefully made and have the beauty of a noble simplicity and genuine art. Ngunit, nagbigay din po ng paalala ang norms na for crowning an image, nomine et auctoritate summi pontificis, ibig sabihin sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa, at ito po yung tinatawag nating pontifical coronation, it is usually done by a papal legate, no? Lalo na nung unang panahon ng pagpuputo ng corona, tinutukoy po doon na papal legate. Noong araw, nagpapadala talaga ang Santo Papa ng obispo na magkokorona. Lalo na kung doon lamang sa Europa. Ngunit, yung mga nasa Pilipinas, kadalasan, at makikita natin yan sa kasaysayan ng pagpuputo ng corona sa mahal na birhen, kadalasan ang inaanyayahang magputo ng corona ay ang papal nuncio. O noong araw, ang tawag sa kanya ay apostolic delegate. Nung hindi pa nuncio ang tawag sa Pilipinas, no? At marami po yung mga koronasyon sa Pilipinas na ang gumawa ay ang papal nuncio o yung apostolic delegate. Dahil sila ang representative ng Santo Papa dito sa Pilipinas. At yan po ang isang magandang biyaya din na matatanggap ng mga taga-Novaliches, no? Na sumang-ayon ang ating kasalukuyang papal nuncio upang siya ang maggawad ng koronasyon sa mahal na birhen ng awa ng Novaliches, no? At ito po ang ikatlo na koronasyon na kanyang gagawin, no? Dahil ang una ay yung sa Dolores, Quezon,
Pumangalawa itong Dolores sa Capas Tarlac at pangatlo ang Mahal na Birhen ng Awa ng Novaliches, no? At ang isa sa mga requirement na binanggit ng norms ay the image is regarded as having truly special significance for the church and for some nation or region, no? At alam natin na dahil pinayagan na ang koronasyon ng Mahal na Birhen ng Novaliches, ibig sabihin, nakita ng Roma na itong requirement na ito ay nakita sa debosyon ng mga tao sa mahal na ina ng awa ng Novaliches. Nagbigay din ng paalaala ang norms tungkol sa ito naman ay galing dun sa rite of crowning, no, yung Ordo Coronandi Imaginem Beatae Mariae Virginis, no, na kung saan inulit na ang responsibilidad ng pagpuputo ng korona sa Mahal na Birhen ay nakasalalay sa obispo at sa sambayanan ng parokya o ng diocese, no? At yun nga po yung isang mahalagang hinahanap din tuwing kokoronahan ng imahen kung may petisyon. Ito ba ay ine-endorse ng obispo ng diocese, no? At yan naman po ay nakamit din ng mahal na ina ng Novaliches. At binigyang diin din sa Ordo Coronandi, it is proper to crown only the images to which the faithful come with a confidence in the Mother of the Lord so strong that the image are of great renown and their site center of genuine liturgical cultus and of religious vitality. At ang ating parokya sa Novaliches ay isang diocesan shrine, no? So ibig sabihin, bilang diocesan shrine, ito ay sentro ng pamimintuho sa Mahal na Birhen. Kaya ito po rin yung isang katangian ng ating parokya, dambanang parokya, na nagbigay ng suporta sa petisyon para makoronahan ang Mahal na Birhen ng Novaliches. Binigyang diin din po ang kahalagahan ng catechesis bago ganapin ang koronasyon. At alam ko sa online posting ng Facebook page ng Diocesan Shrine of Our Lady of Mercy, marami na tayong ipinahayag na mga aral, mga patotoo, mga panalangin, no, na kaugnay ng paghahanda natin sa darating na koronasyon. At ito din pong ginagawa natin ngayong gabi ay bahagi ng paghahandang ito upang mas maging makahulugan ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen. Subalit, uulitin ko din po yung sinabi ni Father Rino kanina, no, ang kahalagahan din ng espiritual na paghahanda. Dahil ang pinaghahandaan natin ay hindi lamang isang event. Ito'y isang pagdiriwang, ito'y isang fiesta na kung saan dadaloy ang biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga ang espiritual na paghahanda. Nagbigay paalala din ang Ordo Coronandi na ang koronang gagamitin ay hindi kailangang mamahalin bagkus ito'y kailangang sumimbolo sa dignidad na tatanging karangalan ng Mahal na Birhen. Ngunit ang halaga ng korona ay hindi dapat maging taliwas sa kalagayan ng sambayanan kung nasa saan ang imahen. So, siyempre tayo bilang mga deboto, gusto nating ialay sa Mahal na Birhen ang pinaka, sabihin nating mamahalin at pinakaangkop na korona, no? Ngunit sa paglilikom natin ng pondo para sa korona at sa paggawa ng korona, ang paalala lamang sana'y ang halaga ng korona hindi maging taliwas, no, sa kalagayan ng sambayanan kung saan nandun yung imahen. Ngayon, sa pagpuputo ng korona, siguro po ito yung magandang tingnan natin, ano, at nakita ko yan doon sa ating mga donation boxes dyan, ano. Kahit anong halaga pwede mong ialay para sa korona ng Birhen, no? So yun po yung maganda doon na ang korona ng Birhen ay nabuo dahil sa pagtutulungan, dahil sa pag-aabuloy ng iba't ibang tao ng mga mananampalataya, hindi lang isang sponsor, no? Ito yung iniiwasan din ng mga
kinokoronahan na yung corona ay ibinigay lamang ng isang tao. Mas maganda na ang corona ay nanggaling sa buong sambayanan. Kaya kahit piso lang yung hinulog mo, ito'y bahagi ng pagbuo ng corona ng mahal na Birhen. At yung nagkaroon na nga po ng ritual, no? Yung Order of Crowning and Image of the Blessed Virgin Mary. At ito po ay mararanasan natin sa darating na Biyernes, no? So kung hindi pa po tayo nakaka-attend ng Pontifical Coronation, maganda pong dumalo o kaya naman ay panoorin ang live streaming ng ating koronasyon sa Mahal na Birhen ng Ina ng Novaliches, no? At dahil ito ay isang makasaysayan, no? Dahil ang kauna-unahang pagpuputo ng corona sa ngalan ng Santo Papa sa Diocese ng Novaliches. Alam na din po natin na sa taong ito, no, talagang bumuhos ang biyaya sa parokyang Dambana ng Ina ng Awa dahil bago pa man dumating yung approval ng koronasyon, natanggap na rin ang Dambanang Parokya yung tinatawag nating spiritual bond of affinity with the Basilica of Santa Maria Maggiore sa Roma, no? Ibig sabihin po nito yung indulhensya na ipinagkakaloob sa Basilica ng Santa Maria Maggiore ay pwedeng makamit dito sa simbahan ng Ina ng Awa doon sa mga itinakdang panahon at kapistahan, no? Hindi niyo na kailangang pumunta sa Roma, no? Dahil lalo na ngayon pandemya, hindi tayo madaling makakapag-travel, pero kung makakarating kayo dito sa Novaliches, dun sa mga itinakdang araw, pwede niyong makuha yung indulhensya plenaria na iginagawad sa Santa Maria Maggiore. At ito'y isa ring patotoo, ito'y isang pagpapatibay ng matimyas na debosyon sa Mahal na Birhen na matatagpuan dito sa simbahan ng Novaliches, no? At sa pagkikwento nga sa akin ni Father Rino, kahit pandemya, no, hindi tumigil ang mga tao sa pagpunta dito sa simbahan kahit sila'y sumisilip lamang sa labas, no? Nakita din natin yan sa ibang lugar, pero alam natin na napakahalaga ang papel ng simbahan kahit isinara ang mga simbahan sa panahon ng pandemya, sapagkat kung wala nang kakapitan ng tao, sino pang kakapitan nila kundi ang Diyos at ang Ina ng Awa, ang Mahal na Birhen. So ngayon po, tingnan natin, ano? Kasi siguro ang interest ngayon ng mga taga Novaliches, pang ilan na ba ang Birhen ng Novaliches sa mga kinoronahan, ano? At ito po yung tinalakay ko doon sa aklat kong lalabas sa Disyembre, yung Coronadas, no? At natutuwa po ako na naihabol namin ng aking publisher ang Our Lady of Mercy of Novaliches at ang Our Lady of Turumba ng Pakil, kasi sila po yung dalawang koronasyong pinayagan sa panahon ng pandemya, no? At naalala ko, no, nung kasi ako'y nagpapasalamat kay Father Rino dahil in-involve niya ako doon sa paghahanda. Nagsimula lang yun sa aking simpleng tanong sa kanya nung nagkaroon kami ng, kasi matagal na kami hindi nagkaka-communicate, pero through Facebook, nagkaroon kami ng komunikasyon. Kinumbida niya ako dapat dito noong April 3, 2020, para sa Friday Catechism or teaching nila, kaya lang nag-lockdown nga, kaya hindi natuloy. Pero naalala ko nung panahong yon na nagko-communicate kami, na itanong ko sa kanya, kasi nga, diocesan shrine ito ng Our Lady of Mercy. Sabi ko, Father, wala ba kayong balak na mag-apply ng coronation? So sabi niya sa akin, meron, at naghahanda na nga sila. So nagsimula na po yun, at kahit pandemya, no, nagtrabaho yung masipag na miyembro ng committee, no, nagkaroon din ng ilang pagpupulong, at sa pagtutulak ni Father Rino, no, talagang itinulak sila para tapusin ang documentation na isubmit nila yon noong early 2021, no? At pagdating ng Mayo, Father Rino, lumabas yung dekreto, no, na inaprubahan na ng Roma. Kasi marami po ang nag-isip na
baka walang mag-approve, baka hindi ma-approve. Kasi wala ding nunsyo nung mga unang panahon ng pandemya. Pangalawa, baka daw wala namang work from home sa Vatican, no? Baka walang magproseso ng petisyon. Pero nakita natin na may mga koronasyon na inaprubahan, ano? At nung nakaraang taon, dalawa po ang kinoronahan habang pandemya, no? Yung Our Lady of Mount Carmel at yung Our Lady of Lourdes. Isang linggo lang ang pagitan sa diocese ng Cubao, no? Sa loob ng pandemya, nagkaroon din po ng coronation. So ngayon po, tingnan natin, ano, ang mga kinoronahang imahen sa Pilipinas. Unang-una, nais ko muna pong bigyang pansin na sa buong mundo, may apat na kinoronahang imahen ng Santo Niño. Ang kauna-unahan ay ang Bambino Araceli sa Roma, Italia. Ang pangalawa ay ang Bambino de Praga o yung Santo Niño de Praga sa Arenzano sa Italy. Ang pangatlo ay ang Santo Niño de Praga sa Czech Republic, yung original, no? Ang nakatutuwa doon, nauna pang koronahan yung replica sa Italy bago yung original sa Czech Republic. At ang pang-apat noong 1965 ay ang Santo Niño de Cebu dito sa atin. No? Ito po ang pang-apat at kahuli-hulihang kinoronahang imahe ng Santo Niño. So ang tanong ngayon, pwede bang magkorona ng Santo Niño? Hindi ko alam kung papayagan ng Roma, pero so far noon may pinayagan na apat at panghuli ang Santo Niño de Cebu. At nung panahon yon, isineselebrate, kung di ako nagkakamali, ang 400 years ng finding of the image of the Santo Niño. Yung kaplag na tinatawag sa wikang Cebuano. Ngunit ang unang kinoronahang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas ay ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario Lanabal de Manila. No? Ito po ay nangyari noong October 5, 1907. Actually, sa pagsasaliksik ko po, merong petisyon noong 1904 para koronahan ng Mahal na Birhen ng Antipolo. Dahil noong 1904, ibinaba po ang Birhen ng Antipolo mula Antipolo, dinala sa Manila Cathedral noong Disyembre para sa nobenaryo at 50th anniversary ng dogma ng Immaculate Conception. At pagkatapos po noon, yung Committee de Festejos ay gumawa ng sulat upang ipetisyon sa Arsobispo ng Maynila na ipetisyon na koronahan ng Mahal na Birhen ng Antipolo at ipahayag ang Immaculada Conception bilang patrona ng Pilipinas. Pero siguro narinig na din po natin na noong araw meron daw away ang Jesuita at ang Dominicano. Bukod dun sa tunggalian nila sa UAAP, no? Noon, ito'y nabasa ko sa isang aklat sa Farthest Westing, no? Ni Josephine, nakalimutan ko yung apelyido niya, no? Sabi niya doon sa footnote niya, kung ilalarawan mo ang Spanish rule in the Philippines, it is represented by the two images na nagko-compete sino ba ang tunay na patrona ng Pilipinas. Ang sabi niya doon, yung isa ay ang Our Lady of the Rosary by the Dominicans, at alam natin yun ang Birhen ng Lanabal, at yung isa naman ay ang Immaculate Conception as represented by the Virgin of Antipolo that is promoted by the Jesuits. No? Pero ang sabi niya doon, nag-stalemate yung dalawa kaya hindi malaman kung sino. No? Ang nakatutuwa doon, parang pinaglalaban yung dalawang imahen na kung tutuusin, isang tao lang naman yon, ang Mahal na Birhen. No? Pero may ganun pong kwento nung araw. No? Pero dito, nakita natin, ang unang nakoronahan ay ang Birhen ng Lanabal. At ang kwento dito, yung superior ng mga Dominicano ay nakipag-audience kay Pope Pius X, no? At dinulog nila yung kanilang petisyon para
koronahan ng mahal na birhen. At ang Santo Papa, si San Pio Ikasampu, ay sumulat kaagad ng note para sa Apostolic Delegate sa Pilipinas na sinasabing koronahan ng imahe ng mahal na birhen ng Santo Rosario ng mga Dominikano. At kaya, ang unang nakoronahan ay ang mahal na birhen ng Lanabal, no, na nasa Santo Domingo Church. Pero nung panahong yon, siya ay nasa Intramuros. Ang ikalawang kinoronahan po ay ang Nuestra Señora de Peña Francia de Naga. Ang maikling kwento dito, yung approval ay dumating na po noong 1920, yung decree. Pero ang koronasyon ginanap lang noong 1924, so 4 years after. At walang makitang dahilan maliban sa ang obispado ng Naga noon ay sede bakante. Dahil yung obispo na nagpetisyon sa coronation ay na-assign na sa ibang lugar, no? At nung panahon yun, dahil wala pa naman tayong sariling Episcopal Conference, yung bishop nila ay na-assign sa Montefresco, California. No? So 1924 kinoronahan ang mahal na birhen ng Peña Francia ni Archbishop Guglielmo Piani. No? Sumunod ang mahal na birhen ng Manawag noong 1926. Alam naman natin na isa din to sa kilalang debosyon sa buong Pilipinas. No? At ito'y kinoronahan din ni Archbishop Guglielmo Piani, no? Ang Apostolic Nuncio. Sumunod noong ding taong yon ang mahal na birhen ng Antipolo, Nuestra Señora de la Paz y Benviaje. At ang nagputo ng corona ay ang Arsobispo ng Maynila, si Michael O. Doherty, noong November 28, 1926. Ito po ay kaugnay ng 300 years celebration ng kanyang pagdating dito sa bansa dahil dumating po ang imahe ng Birhen Antipolo noong 1626. So ngayon po, ilang taon na lang ang iniintay natin para gunitain ang 400 years arrival sa 2026. No? Kaya din po sinulat ko yung aklat na Moreno Graciosa noong 2016. Yun po yung 390 years arrival. Sabi ko, hindi ko naiintayin yung 400 years bago isulat yung aklat dahil napakayaman ng kasaysayan ng Birhen ng Antipolo. Sumunod noong 1954, at katulad nung nabanggit ko kanina, ito'y isang Marian year sa buong Sangkakristiyanuhan, the first Marian year in church history, no? At sa Pilipinas, tatlo ang ginawara ng koronasyon nitong taong ito, kaugnay ng Marian year celebration. Ang una ay ang Nuestra Señora de la Visitación de Piat sa Cagayan. At ang nagputo ng corona ay si Archbishop Egidio Bagnozzi noong June 20, 1954. Sumunod po ang Nuestra Señora de la Regla de Opon sa Cebu. At ang nagputong ng corona ay si Archbishop Julio Rosales noong November 27, 1954. At ang panghuling kinoronahan noong taong iyon, ang Nuestra Señora de la Imaculada Concepción de Caysasay sa Batangas, na pinutungan ng corona ni Fernando Cardinal Quiroga ng Santiago Compostela, siya po ang papal legate to the Philippine Celebration of Marian Year, no? At kinoronahan ang Birhen ng Kaysasay noong December 8, 1954. Ito po yung isa sa culminating activity ng Marian Year sa Pilipinas, no? Dahil siya ang kahuli-hulihang kinoronahang imahe ng Marian Year. Nung sumunod na taon, 1955, kinoronahan ang mahal na Birhen ng Deguia, ang Nuestra Señora Deguia sa Ermita, Manila, ang itinuturing na pinakamatandang imahe ng mahal na Birhen. Sa kasawiang palad, wala po akong makuhang kopya nung decree. Naponan niyo po siguro dun sa mga slides na pinakita na natin, nandun po yung decree ng coronation. Pero hanggang ngayon po, wala pang makapag-locate nung decree
Minsan nga tinatanong, kinurunahan ba talaga ang mahal na Birhen ng Degia? At ito po yung nahanap ko no, sa archives ng UST, yung larawan ni Archbishop Bagnozzi na pinuputungan ng corona noong 1955. Ngayon, may nagtanong din po sa akin, no? Siya ang pinakamatandang imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas, bakit ang tagal bago siya naputungan ng corona? Sa akin pong pagsasaliksik, ang mahal na Birhen ng Degia po kasi ay na-exile sa katedral. Bakit? 1771, nasira ang simbahan ng ermita dahil sa lindol. At dahil hindi po madaling ma-reconstruct, iniutos ng Arsobispo ng Maynila na ilipat siya sa katedral. Actually, ang katedral po ng Maynila ang second home ng Nuestra Senora Degia. Dahil nung panahon ng Kastila, tuwing merong hihilingin sa imahen, lagi siyang ipinuprosisyon papuntang katedral mula sa ermita at magnonobena para sa kahilingan, usually yung pagdating ng galyon o safety ng galyon, at saka lamang siya iuuwi sa ermita. So second home na ng mahal na Birhen ang Manila Cathedral. At nung nasira ang simbahan noong 1771, inilipat siya sa katedral. At kailan lang siya bumalik sa ermita? Noong 1918. So 147 years nasa Manila Cathedral ang Nuestra Senora Degia. At siguro, ito yung isa sa dahilan kung bakit yung pamimintuho sa kanya ng mga taga-ermita ay medyo siguro bumaba, lumamlam ng konti. No? Bagamat kailangan pa nating saliksikin kung anong naganap nung mga panahong iyon. Dahil alam ko naman na nais ng mga taga-ermita na mabalik yung imahen. Kaya naman, hindi sila tumigil ng pagpepetisyon sa Arsobispo. Pagkatapos niyan, the following year, kinoronahan naman po ang Nuestra Senora de Caridad de Bantay, si Archbishop Bagnozzi din, noong January 12, 1956. Sumunod po ang kaisa-isang koronada sa Arsobispado ng San Fernando, Pampanga, ang Birhen de los Remedios. Si Archbishop Bagnozzi din ang nagputong ng corona noong 1956, September 8, kapistahan ng Mahal na Birhen. Sumunod po ang Mahal na Birhen ng Biglang Awa sa Buwak, Marinduque, noong 1958, May 10, ni Bishop Alfredo Oviar. Ayon sa pagsasaliksik ko, dapat ang magpuputo ng corona ay si Nuncio Bagnozzi, Archbishop Bagnozzi, ngunit kinailangan niyang pumunta sa Roma, kaya ang nagputong ng corona ay si Bishop Alfredo Oviar, na noon ay obispo ng Lucena, kung hindi ako nagkakamali. Dahil noong panahong yon, ang Buwak ay nasa ilalim ng diocese ng Lucena. 1959, April 18, kinoronahan ng Nuestra Senora del Santo Rosario de Urani sa Urani, Bataan, ni Archbishop Salvatore Siino, ang Apostolic Nuncio. 1959, November 24, Our Lady of Namakpakan sa La Union. Sa Luna La Union. Ang Namakpakan ang dati pong pangalan ng Luna La Union. No? Ngayon, Luna ang tawag sa lugar noong araw Namakpakan. Pero yung tawag sa Luna noong araw ang hindi na humiwalay sa Mahal na Birhen. Kaya ang tawag sa kanya ay Our Lady of Namakpakan. Ito po ang so far kaisa-isang kinoronahan sa Mindanao. Nuestra Senora del Pilar de Zamboanga. At ito din po ang nag-iisang imahe ng Mahal na Birhen na kinoronahan na wala sa loob ng simbahan. Dahil siya po ay nandun sa tuktok ng dating pintuan ng Fort Pilar. Kung napunta na kayo sa Fort Santiago, pagpasok niyo dun sa fort, may malaking larawan ni Santiago Apostol dun sa ibabaw ng pintuan. Ganon din po ang Mahal na Birhen ng Del Pilar sa Zamboanga. Ngunit ngayon, dahil naging outdoor chapel na yung kanyang shrine,
na kung saan nagdadasal hindi lamang ang mga Kristiyano, kundi kahit ang mga Muslim, sinarhan na po yung pinto at ito'y naging isang parang altar, no? Na kung saan pwede ring magmisa. 1964, April 26, kinoronahan ang La Divina Pastora sa Gapan, Nueva Ecija, ni Bishop Mariano Gabiola. Mapupunan niyo po, nag-iba na yung itsura ng decree, no, sa panahong ito. No? Ngayon po, ito ay yung ito talaga yung tinatawag na papal bull dahil meron nung seal na pula, no, dun sa bandang baba. Kung makikita niyo po dun sa larawan. Sumunod ang Nuestra Señora de Salvación sa Tiwi, Albay, at ang nagkorona ay si Jaime Cardinal C. noong August 25, 1976. Sumunod, noong 1981, ang Nuestra Señora de Candelaria de Haro at ang nagputong mismo noong February 20, 1981, walang iba kundi si Pope St. John Paul II. Siya po ang kaisa-isang imahen sa Pilipinas na kinoronahan mismo ng Santo Papa nung dumalaw siya dito sa Pilipinas noong 1981. Sumunod, 1985, November 10, Nuestra Señora de Peña Francia de Manila. Ito po ay matatagpuan sa Paco, Manila, isang matandang painting na naglalarawan sa pagkatuklas sa imahe ng Birhen ng Peña Francia sa Espanya, no? Ito po ay kinoronahan ni Cardinal C noong November 10, 1985. Makita nyo din yung papal bull, no? Original, no? Naka-preserve pa rin po iyan. Makikita nyo yan doon sa simbahan ng Peña Francia sa Paco. 1986, December 7, La Immaculada Concepción de Malabon, sa Concepción Malabon, no? Na ginawad ni Jaime Cardinal Sin. 1991, Nuestra Señora de los Desamparados sa Santa Ana, Manila. Si Cardinal Sinde noong May 12, araw ng Kapistahan ng Birhen. Preserved din po sa Kamarin ng Mahal na Birhen yung papal bull, no? Yan po yung larawan na nakikita natin, ano? Preserved na preserved po siya. August 18, 1991, Nuestra Señora del Carmen de San Sebastián sa San Sebastián Basilica sa Manila. Si Jaime Cardinal Sin din po ang nagputong ng corona. Ito minsan hindi alam ng nakararami, no? Dahil hindi nila masyadong alam yung lugar. Pero kinoronahan po ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Ubanon sa Calbayog, sa Diocese of Calbayog, no? Ni Ricardo Cardinal Vidal noong October 15, 1995. Yung corona po ng Mahal na Birhen, binasbasan ng Santo Papa ni Pope John Paul II noong January 1995. Maalala niyo po, ito po yung World Youth Day sa Manila, the 10th World Youth Day. At ang ginawa po ni Bishop Maximiano Cruz, ang obispo noon ng Calbayog, dinala niya yung corona sa Manila para basbasan ng Santo Papa. At ito po yung ipinutong nila sa Mahal na Birhen. Ngayon makita nyo, nag-iba na yung itsura ng decree. At ito na po yung natatanggap na decree ngayon ng mga parokya at dambana na nagpe-petition para sa coronation. Hindi na siya katulad nung mga nauna na parang diploma o yung papal bull na tinatawag. September 4, 2000, Nuestra Señora de la Consolación, kinoronahan ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung nasa San Agustin Church sa Manila. September 8, 2000, Nuestra Señora del Buen Suceso. Ang nagputong po ng corona ay si Bishop Jess Mercado at si Bishop Rolando Tirona. Bagamat ang namuno sa pagdiriwang ng misa, kundi ako nagkakamali, ay si Cardinal Sin. No?
Subalit ito yung panahon na medyo mahina na si Cardinal Sin, kaya ibang obispo ang gumanap ng koronasyon. October 23, 2005, ito po yung kauna-unahang ginawaran ng koronasyon nung naging Papa si Pope Benedict XVI, Nuestra Señora de los Desamparados sa Marikina, at ang nagputong ng korona ay si Gaudencio Cardinal Rosales. July 16, 2006, Nuestra Señora de Guadalupe de Cebu, kinoronahan ni Ricardo Cardinal Vidal. December 7, 2008, Nuestra Señora de la Immaculada Concepción de Pasig, kinoronahan siya ni Archbishop Edward Joseph Adams, ang Apostolic Nuncio. March 10, 2012, kaugnay ng 50th celebration ng Diocese of Malolos, kinoronahan ng Birhen Immaculada Concepción de Malolos ni Archbishop Giuseppe Pinto, ang Apostolic Nuncio. Dahil napakalaki po ng imahen, ito po ay more than life size, napakalaki din ng corona ng imahen. Ano? At ito po yung nasa retablo mayor ng Basilica at Katedral ng Malolos sa Bulacan. September 1, 2012, Nuestra Señora de Candelaria de Paracale sa Camarines, no, ni kinoronahan ni Archbishop Leonardo Legazpi at Bishop Gilbert Garcera na obispo ng Daet. December 3, 2012, Nuestra Señora del Pilar de Imus. Ang nagkorona po ay si Luis Antonio Cardinal Tagle at tinulungan siya ni Monsignor George Morales, yung rector ng Basilica, anong katedral, no? Supposed to be November ko koronahan ng Mahal na Birhen, pero maalala po natin, ito yung taon na kung saan ginawang kardinal si Bishop Tagle. Kaya pinospon po nila yung coronation ng Birhen ng Imus. Inintay nilang makabalik si Cardinal Tagle after nung kanyang consecration as cardinal sa Roma. At nagsilbing pasasalamat din yung koronasyon ng Mahal na Birhen dahil si Cardinal Tagle ay anak ng Imus. No? Siya ay galing sa Imus mismo. So naging double celebration yung koronasyon. Pagpapasalamat sa pagiging kardinal ni Cardinal Tagle. October 11, 2015, Our Lady of the Pillar of Libmanan sa Diocese of Libmanan. At ang nagputong ng korona ay si Bishop Arturo Bastes. May 31, 2017, Nuestra Señora de Aranzazu de San Mateo sa Rizal, Diocese of Antipolo. At ang nagputo ng corona ay si Archbishop Orlando Cardinal Quevedo. December 7, 2017, Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz sa Santa Cruz, Manila. Ginawaran ng koronasyon ni Archbishop Gabriele Giordano Cascia at ni Cardinal Tagle. No? Actually, si Cardinal Tagle yung main celebrant. Si Archbishop Cascia ay umasiste sa pagpuputo ng korona sa Mahal na Birhen. Ito na yung Year of Coronation 2018, ang kauna-unahang kinoronahan noon. La Virgen Milagrosa de Badoc, Cause of Our Joy. Si Archbishop Orlando Cardinal Quevedo at si Luis Antonio Cardinal Tagle ang nagputo ng corona noong May 31, 2018. Mary Help of Christians sa Lingayen Dagupan, sa seminaryo sa San Fabian, ano? Si Archbishop Giordano Cascia, assisted by Archbishop Socrates Villegas, August 22, 2018. No?
halos binagyo po itong koronasyong ito at binaha, no? Pero sa awa at tulong ng Diyos, ito ay nairaos nila ng matagumpay sa kabila ng masungit na panahon. Nuestra Señora del Pilar de Morong noong October 10, 2018, at ang nagputong din ng corona ay ang Apostolic Nuncio Archbishop Gabriele Giordano Cascia. Ito po ay bilang pag-celebrate din ng napakaraming taon, no? I think 400 years, kundi ako nagkakamali ng parokya, dahil isa po ang Morong sa pinakamatandang parokya sa Diocese ng Balanga. La Virgen Soledad de Portabaga, noong November 18, 2018 by Archbishop Cascia, no, ang ating Apostolic Nuncio, at si Bishop Evangelista ng Diocese ng Imus, no. At ang aming patrona sa Kainta, ang Mahal na Birhen ng Kaliwanagan, ganun din po si Archbishop Cascia, katuwang ang aming parokya, kura paroko noon, si Bishop Noli Buco, December 1, 2018, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Kaliwanagan. Noong 2019, isa lang po ang kinoronahan, ang Birhen de la Rosa sa Poblacion Makati. At ang nagkorona po ay si Cardinal Tagle at si Archbishop Cascia noong March 16, 2019. Tapos, pumasok ang pandemya. Nagsimula ang pandemya. Pero, bago tayo na lockdown, no, nakoronahan ang La Purísima Concepción de Santa Maria sa Bulacan ni Archbishop Palma at ni Bishop Villarojo noong February 1, 2020. Maalala nyo, nagsisimula na yung virus dito, no? Kakaputok lang ng taal, nag-face mask tayo dahil doon, pero inalis din natin. Tapos, nagkaroon na ng confirmed cases ng COVID, nagsimula na, no? At tapos, nag-lockdown na pagkatapos nitong koronasyon na ito, no? Ngunit, sa loob ng pandemya, no, nung medyo nakaluwag-luwag na ng konti, August 15, 2020, Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City, sa Basilica ng Mount Carmel, kinoronahan ni Bishop Honesto Ongchoco. So ito yung kauna-unahang koronasyon sa pandemya na siyempre hindi siya open to the public, no, very limited lang yung bisita. The following week, so isang linggo lang ang pagitan, kinoronahan ang Our Lady of Lourdes ng Retiro sa Quezon City ni Bishop Ongchoco, August 22, 2020. So napakaganda ng araw ng koronasyon, no? Assumption at Queenship of Mary, no? At parang sinasabi sa atin, sa kabila ng pandemya, may pagpapala na ginawad ang Panginoon, no? At ako po'y mapalad na naka-attend sa koronasyon ng Mahal na Birhen ng Lourdes. March 25, 2021, kinoronahan ng Nuestra Señora de los Dolores ng Dolores, Quezon. Actually, na-postpone po ito ng 1 year. Dahil ang original coronation date po niya ay March 25, 2020. Pero ito po yung nagsimula na ang lockdown. Kaya hindi po natuloy. So, pinospone na nila 1 year after. Finally, kahit may pandemya pa rin, natuloy March 25, 2021. And then, sumunod po ngayong tulang nakaraang June 5, 2021, Mater Dolorosa ng Capas Tarlac by Archbishop Charles John Brown. No? Ganon din po si Nuestra Señora de los Dolores, si Archbishop Brown ang nagkorona. At ang susunod, ang Our Lady of Novaliches, Mercy of Novaliches, no? Viva la Virgen! Ilang araw na lang, ilang tulog na lang, kukoronahan na po ang Ina ng Novaliches, September 24, 2021.
At ang isang nag-iintay, kasi ito po yung kasabay ng Our Lady of Mercy na na-approve, no? Kung makikita nyo sa dekreto, pareho yung date of approval, no? Ang Nuestra Señora de los Dolores de Turumba sa Paki, Laguna. Ngunit sa pagkakaalam ko po, yung koronasyon ay gagawin sa isang taon dahil inihahanda pa yung simbahan. Actually, nung ginawa nila yung petition under renovation yung simbahan, pinapaganda nila yung simbahan, no? At natutuwa din ako na nakatulong ako sa committee ng Mahal na Birhen ng Turumba para talagang isulong yung kanilang petisyon, isaayos ang mga dokumento, no? At sa kabutihang palad, sa kabila ng pandemya, ay na-approve ang kanilang petisyon. So ang tanong po ngayon, ilan na ba ang kinoronahang imahen sa Pilipinas, no? Una, tingnan po natin sa mga Santo Papang naggawad o kung kaninong pangalan iginawad ang koronasyon, ang pinakamarami po sa kasalukuyan ay si Pope Francis. 16. Nalampasan niya dati si John Paul II, kasi dati si John Paul II ang pinakamarami, 8. Pero kay Pope Francis na doble, 16 na. At mayroon pang darating, no? So sa buong Pilipinas, 46 na po ang ginawaran o pinayagang koronahan magmula 1907 hanggang 2021. At ang ina ng Novaliches, ang Our Lady of Mercy, ay ika-45. 45. Kasi yung pagkakasunod-sunod po ay ayon dun sa kung kailan kinoronahan. Kasi hanggat hindi ginaganap yung koronasyon, syempre hindi nakukumpleto yung act of coronation, no? So 45th image, no? At ngayon po sa Luzon, merong 41 images na kinoronahan, sa Visayas ay 4 at sa Mindanao ay 1. So karamihan ay nasa Luzon. Sa ating pong pagwawakas, no, nais kong balikan yung maikling bahagi ng mensahe ni Archbishop Michael Duterte, ang Archbishop of Manila, na nagputo ng corona sa Birhen Antipolo. Sabi niya, doon sa kanyang mensahe, "When the virgin bro of Mary Most Holy receives the pontifical crown, the greatest and most ardent desires of the Filipino people, centered in the veneration and love of the Heavenly Queen, are crowned at the same time." So napakaganda pong mensahe, dahil ang sinasabi niya dito, bagamat pinararangalan natin ang Mahal na Birhen, kinokoronahan natin siya bilang ating pasasalamat at pagpapakita ng ating pamimintuho, ito'y bumabalik sa atin. Dahil nakokoronahan din yung ating pamimintuho sa Kanya. Dahil kung tutuusin, wala na po tayong pwedeng idagdag pa na karangalan sa Mahal na Birhen. Dahil siya'y kinoronahan na ng Diyos Ama at Diyos Anak at Espiritu Santo sa langit. Ibig sabihin, nakamit na niya ang kaluwalhatiang iyon. Ngunit ang kaluwalhatiang kanyang nakamit ay ibinabahagi niya sa atin. Kaya kung gagamitin natin itong mga salita ni Archbishop Duterte noong panahong yon, at iaangkop natin sa darating na pagpuputo ng corona sa Mahal na Birhen ng Ina ng Novaliches, pwede nating sabihin, sa pagtanggap ng dalisay na noon ni Mariyang Ina ng Novaliches sa koronang pontipikal, ang pinakadakila at marubdob na mithiin ng mga taga-Novaliches at mga deboto ng Mahal na Ina ng Awa na nakasentro sa pamimintuho at pagmamahal sa Reyna ng Langit ay kokoronahan din. So ito'y ibinabalik ng Mahal na Ina sa atin, sa mga deboto ng Mahal na Birhena.
kinikilala din ang ating debosyon. Viva la Virgen, Ina ng Novaliches! Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat. Happy Fiesta! Happy 165th Fiesta sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Novaliches. Hello. Ganun din na pinasasalamatan ko po si Brother Michael. At ito yung naging makahulugan na itong gaganapin ay hindi lamang po ika nga pinararangalan ng ating mahal na Birhen, kundi binibigyan ng pagkilala ang debosyon ng mga taga dito sa Novaliches at hindi lang mga taga dito. Kahit sa ibang lugar na nakakakilala sa kanya at pumunta dito. Dahil nga naman itong ating lugar ay parang daanan, no? Maraming hindi lang taga dito sa Novaliches na nagpupunta dito. Maraming din sa iba mula sa north and south, east and west nagpupunta dito. Ito po ay pagkilala sa debosyon ninyo at encouragement na magpatuloy tayo at lumago ang ating pananampalataya. So para matapos po ang gabing ito, manalangin po tayo at ibigay ko po ang pagbabasbas. Lulahati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para ng una-una, ngayon at pagkailanman at magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, pagpalagi ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.